Yo, what's up guys? It's your boy Kev David. Back at again with another video. Ano bang meron? So ayun guys, inform ko lang kayo. Magkakaroon po tayo ng evangelism series. Para saan ba yung evangelism series na yan? Para po ito sa lahat. So we all know that Jesus is coming. Malapit na po dumating si Lord. Kailangan na po natin mag-grind. Hindi lang mag-grind sa ML, sa COD, sa LOL, kahit sa Dota o kahit sa ang laro. Sa evangelism series na ito, pag-uusapan po natin ang Bible. Katotohanan lang po. John 17 verse 17, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Ano daw yung katotohanan? Salita. Ano yung salita? Bible. Kaya Bible lang po tayo. Itong evangelism series na to, hindi ko po kayo bibigyan ng religion. Hindi po ito doktrina o kahit anong pag-iikayat. Kasi katotohanan lang po ito. Hindi ko po kayo bibigyan ng religion. Nirespeto ko po kung anong paniniwala nyo. Pero si Jesus lang po ang kaligtasan. Hindi si Kibuloy. For our first video in this evangelism series, I will be reposting my first video, yung Foundation of Faith. Maybe napanood nyo na yun, di ba? Ulitin ko na lang. Importante po yun. Yun po yung magiging foundation ng ating study on the following videos. Sana subaybayan nyo. I will do my best na ma-explain sa inyo yung mga natutunan ko. At the same time, may present si Jesus ng maayos. What are we waiting for? Let's begin our first video. So ayun guys, bakit nga pa kailangan may foundation yung ating faith? Alam nyo kasi yung faith natin parang ano yun, parang building. Kapag yung foundation ng building is malambot, tapos hindi matibay, madaling bumagsak. Example, foundation niya is kahoy, tapos yung ibabaw niya, hollow blocks, tapos bakal. Sa tingin nyo ba magtatagal yun? Diba hindi? Parang kayo. Yun, hindi magtatagal yun guys kasi alam nyo, pag may dumaan na bagyo, pag may dumaan na lindol, babagsak agad yun kasi hina yung foundation. As well as in our faith, dapat matibay yung foundation ng faith natin para kahit anong struggles, kahit anong persecutions, para kahit anong pagsubok ng dumaan, you will not give up on your faith. Kaya pag-usapan natin yan. So ayun, we have three things to remember. Three things to remember guys. Una, fact, katotohanan. Pangalawa, faith, pananampalataya. Pangatlo, feelings or damdamin. Feelings, damdamin. Tatlo yun guys. Unahin natin yung fact lagi sa feelings, ay sa faith, sorry, tsaka sa feelings. Ganito kasi yan. Alam nyo kasi marami sa atin inuuna yung feelings nila kaysa sa fact. Kaya, number one na nangyayari kapag inuuna yung feelings kaysa sa fact. Watch this. Uy, tol. Tara dito ba yung sasabihin ako sa'yo? Ano yan, tol? Ayayin sana kita magbagong buhay. Bagong buhay? Oo, simba tayo dun sa may central. Central Evangelical. Bakit? Ano ba meron dun? Maraming maganda dun, pre. Magkakajowa ka dun. Di ba wala kang jowa? Punta tayo dun, tara. Sige, pre. Number two, na nangyayari kapag inuuna yung feelings kaysa sa fat. Uy, pre. Oh, bakit, pre? Ayayin sana kita. Saan naman, pre? Doon sa CCF, simba tayo doon. Bakit pre? Ano ba meron doon? Di pre, grabe tugtugin doon pre, nakakaano, nakaka-bless. Ay boy, oo, tumatayo balahibo ko doon, piling ko lumulutang ako. Tara, atin tayo. Di pre, mga alam mo yun, hindi, masaya doon. Tayo, masaya doon. Masaya doon. Pangatlo na nangyari kapag inuuna natin yung feelings kaysa sa fact. Watch this. Ay pre, bakit pre? Iyain sana kita. Saan naman? Ito sa ano, Central Evangelical. Hindi pre, ayaw ko dyan. Religion ko eh. Baka magkalit sa akin sila mama. Alam mo pre, dito na ako kinanganak. Dito na rin ako mamakay. Grabe ka naman pre. Try mo lang. Alam mo, mas mahalaga yung relationship natin kay Lord. Hindi pre, till death do us part. Dito na ako mamatay. And number 4 na nangyayari kapag inuuna yung feelings kaysa sa fact. Watch this. Sis! Oh, sis! Kamusta ka na? Ayayin, sana kita. Saan? Dito sa Central Evangelical. Bakit? Maraming papa doon. Ang gagaling mag-drums, tapos ang gagaling mag-gitara, tapos ang gagaling kumanta. Weh, meron kakilala doon? Oo, si Curb. Curb? Oo, yung kamukha ni Marlo. Ah, yung magaling mag-gitara, tapos kumanta. Hindi, pilingero lang yun. Pero punta tayo, tiba-tiba na yung tayo doon.
Tsaka maraming mayaman dun, sis. Ay, we. Oo. Mami tayo pantaya sa ano? Sa wedding. Pwede sa ating utangan yung pastora dun. Tara. Sige, sis. Tara. And last but not the least. Pre, bakit pre? May babalita ako sa'yo. Ano yun? Alam mo pre, maraming blessing sa akin ngayon si Lord. Nagka-pera ako, nagka-jowa ako. Tapos nakabili na ako ng motor. Tapos may bago na akong bahay. May bago na lang akong jowa. Diba dalawang na jowa? Ang dami kong blessings pre. Tara, samahan mo ako si Simba tayo. Grabe ka naman. Paano ka naman? Palibre ka naman. Sige pre, tara. Bahaya sa'yo. 1 week later. Pre, kamusta na? Uy, pre. Pre, kamusta na? Tara, simba tayo. Ayaw ko na, pre. Ayaw ko na magsimba. Wala namang kwenta yung Diyos ngayon. Bakit mo naman sabi yun? Ano ka nga, inaaya mo pa ako? Ningulin mo tayo nagsimba? Hindi. Hindi na ako niniwala dyan. Wala na yung motor ko. Naubos na yung pera ko. Wala na jowa ko, hindi iwan pa ako. Tapos yung bahay ko ngayon, narimata na. Naubos na lahat. Hindi na ako niniwala dyan. Bahala ka, magsimba ka. Magsimba ka hanggang mamatay ka. Bahala ka dyan. Grabe to. Ayun, sana lang nakita niyo yung mga sarili niyo doon. Kasi ako nakita ko yung sarili ko doon. That was me, that was me, that was me. Ganun yun, kapag inuna mo yung feelings mo kaysa sa fact. Eh paano kung unahin yung faith? Faith muna, bago yung katotohanan. Niwala agad. Pag-usapan natin yan ngayon. Madilim na. Sabi sa chapter 2 ng James, verse 19, or Santiago 2, 19, you believe that there is one God. That's good. Even demons believe that. And they shudder. Ano ibig sabihin nun? Ganito yan. Ibig sabihin nun, merong faith na dadaling ka sa kapamakan. Alam nyo kasi si Satan, tsaka yung mga demons niya. Mga ano yun eh, mga deceiver, mga manloko. Sa lahat ng ano dyan, mga gamer dyan, kilala nyo si LeBlanc, the deceiver. Iba lupit ng manloko. Iba-imba moves. Ganun si Satan. Kaya niya mag-imba-imba moves. Kaya niya maging mukhang banal para iligaw yung mga tao. Yung mga ginawa niya kay Eve. Diba niloko niya si Eve? Ganun din yung ginagawa niya ngayon. Sana alam niyo yun. Kaya alamin niyo muna yung totoo para hindi kayo naloko. Panawarin niyo to. Uy pre! Kamusta ka na? Tara! Simba naman tayo. Tapos makapag-Bible study, fellowship. Tara! Di na! Dito lang ako sa amin. Bakit naman? Dito sa amin maraming tradisyon po eh. Marami kaming paniniwala, napaka-devoted namin. Feeling ko nga pag namatay ako ngayon, sa langit ako eh. Kayo wala kayong kwenta. Grabe ka naman magsalita ko eh. Di, totoo lang to. Marami kaming mga paniniwala. Alam mo pre, dito sa amin, di nga kami kumakain ng atay eh. Share mo lang, hindi joke lang. Weh, di kami kumakain ng atay. Oo pre, di kami kumakain ng atay. Makain kami ng damo. Wow, damo. Oo pre, nakaka-bless nga eh. Nakaka-bless nga eh. Lasang papaitan. Sarap naman damo eh. Nakahay. Sabay-sabay kami, mga leader namin. Sabay-sabay kami. Tara, simba tayo. Hindi na pa rin. Bala ka dyan. Bala ka dyan. Bala ka dyan. Luho ko yun oh. Iyaya ko, iniwala ko. So ayun, yung pwedeng mangyari kapag inuna mo yung faith mo kaysa sa fact. Mahalaga po yung fact. Sana alamin mo natin yung totoo. Bago tayo magkaroon ng faith, hindi tayo maliligaw. Ngayon ang tanong, ano ba ang fact? Guys, nangalay na ako kakatayo. Charot lang. Ano yung katotohanan? We have two questions. Ano yung katotohanan? Sino yung katotohanan? Sabi sa John 17 verse 17, babanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ano daw yung katotohanan? Yung salita. Yung word. Ano yung word? Bible. Nasagot natin yung ano? Yung what is the word? Yung Bible. Now, sino yung katotohanan? Who is the Word? John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Si Jesus. Siya yung Word. Siya yung Truth. John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, sabi ni Jesus. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. Whoa. Tandaan nyo yun ha? 3 F's. Fact, faith, feelings. Lagi po nating unahin yung fact. We have to know the fact. Alam nyo po sa Bible, pag sinabing know, you know someone, sabihin nun close, meron kayong relationship. We have to be close to the Word.
We have to get close to the Word, build a relationship to the Word, and the Word was God. So ayun guys, ayoko maging sobrang formal, baka magmukha akong pariseyo. Happy lang. Sana, kahit pa paano, na-share ko sa inyo na maayos yung mga shinare lang din sa akin. Hindi ko po na-reach to lahat. Wala po akong alam sa mundo. This was all grace. This is all grace. These are all grace. Ano ba talaga? Basta grace to ni Lord. So ayun, salamat sa inyo. Salamat sa time nyo. This has been Kervin David. Tawa yung pagkasabi ko. Basta, ako lang to guys. Ako lang to. Ako lang to yung makasalanan na niligtas ni Kristo. Wow! God bless. Sana may natutunan kayo. And see you on the next video para alam nyo na, masaya na.